utos ng mga pinuno ng bayan. Ano nila? Ngayon, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang inirang ng Diyos, dilibak din siya ng mga kawal, nilapitan, inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulo na niya sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. Nang sabi, di ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusang tulad niya. Batuin lamang dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yun, ang isang pakistahan, no, na si Jesus ang hari ng universo. Amen? Ang hari ng salibutan at wala ng iba. Tinakdaya ng simbahan ng December 11, 1925. Bakit tinakdaya po Pius XI yan? Sabagat noon, masyado na yung sekularismo. Nilalamon na yung mga maka-Diyos. Sinisira na ng kulturang, sinasabi natin kulturang sekularismo ang mga maka-Diyos. Lalo na yung mga pasisismo na yan, no? So, sinisira nila yung ating buhay pananampalataya. Kaya para sa kaya sila ginawa ng simbahan, walang ibang hari, no? Sa sanlibutan, kundi si Kristo. Lahat ay nagsasubmit sa kanya. Sino mang hari yan sa mundo, prime minister man yan, presidente man yan, reyna man yan, lahat ng yan ay dapat mag-submit sa isang hari ng lahat. Walang iba kundi si Kristo na ating Panginoon. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Diba? Yan dapat ang isigaw natin lahat. Kaya nga, maliwanag ang sinasabi ng Kolosas ngayon eh. Anong sabi ng Kolosas? Sabi ng Kolosas, ang Diyos na di nakikita, ang imay ng Diyos na di nakikita, di ba? Yung invisible God na ito ay nakita kay Kristo Jesus. Sa madaling salita, ang lahat, langit at lupa, bagay na nakikita o hindi nakikita, lahat ay sasubmit at yuyupo sa isang Diyos na tanging walang ibang tagapagligtas sa sinumang langit ang pangalan Kristo Jesus na ating Panginoon. Palapakan natin si Lord. Kaya si my brothers and sisters, alam na natin yan, no? Pero dapat makita din natin anong klaseng paghahari meron si Kristo Jesus, na meron din namang paghahari ang mga pinuno sa libutan, pero magkaiba sila. Tanungin niyo, bakit? Bakit? Mas malakas pa? Bakit? Sapagkat paghahari ng mundo sa paghahari ni Kristo, ibang-iba talaga. Dalang paghahari ng mundo ay sakim. Amen? Ang gusto lamang maghari, gusto nilang yumaman, gusto nilang manatili sa kapangyarihan, at lahat ng yan, no, gusto nila, sila lamang ang nasa kapangyarihan. Hindi mo na sila matitinag, pero merong isang Kristo na magbibigay sa atin na sinasabi natin isang kaharian. Sinasabi doon, yung kaharian na yan is about joy, humility, love, hope. Yan ang paghahari ng Diyos na ibibigay sa atin. Pero si Kristo, hindi lang basta ganun, mga kapatid. Sapagkat yung paghahari niya, no, ay ibang-iba din pa rin sa kabisa sa iba. Bakit? Sapagkat si Kristo, sinasabi sa atin ni Mark S.J. sa kanyang sulat, sabi niya, ngayon, yung naglingkod si Kristo na nakapag sa krus ay totoong naglingkod sa atin. Bakit? Na doon sa krus,
yung naggusto maglingkod sa atin. At hindi lang din yun, nilay down niya ang kanyang sarili para sa lahat, sa iyo, sa akin. Kaya kung meron mang totoong diwa ng paglilingkod ng isang pinuno, ng isang hari, walang iba kundi si Jesus. Kaya niyang ialay ang kanyang buhay. Hindi ito sinasabi nating selfish, makasarili, kundi inisip ni Jesus paano iligtas ang makasalanan, paano ibangon ang tao sa kanilang kagustaan, paano ang tao ibangon ang kanilang pagkatao sa kapila ng kanilang karumihan. Ang ginawa ng Kristong hari na ito ay namatay sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na ang nakakaraan at sa kanyang pagkamatay sa krus at nililibing ang muling na buhay, nakita natin ang tagumpay ng pagmamahal ng Diyos na hindi kayang ibigay ng sino mang hari, presidente, prime minister, o sino mang leader sa mundo. Walang ibang nagbigay nito, si Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagsasabing, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." And now you experience eternal life in Jesus because you believe in Jesus. Amen! Amen. Kaya tayo nakakaranas ng buhay na walang hanggan. Pero yung mga taong nagatol kay Jesus, mga taong nagmak sa ating Panginoon, di ba? Sila na rin nagagaling sa kanilang bibig. Kung ikaw ang hari ng mga mundo, ilitas mo ang sarili mo, tatluyan sila. Pero at the end, merong isang tao nagbigay ng statement to recognize that Jesus is the King of the Universe, the King of the Paradise. Sabi nung magnanakaw, sabi niya, "Huwag ka magsalita ng ganyan, matakot ka sa Diyos, dahil ang taong iyan, nakatabi natin, wala yung kasalanan. Tayo, meron tayong kasalanan." Amen. Ngayon, sabi niya, "Jesus, alalahanin mo, kapag ikaw ay naghahari na, isama mo ako." Amen. "And Jesus, today, you will be with me in paradise." Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, sa madaling salita, mga kapatid, yung hari natin can grant peace. Ang hari natin pwedeng magbigay ng magpapatawad. Napatawad niya sa kauli-ulihan sandali ng buhay niya. Mamamatay na lang ang taong ito na recognize niya meron palang hari nagsasuffer na katabi niya. At dahil dyan, mga kapatid, naniniwala tayo na magnanakaw na yon ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. At ibinigay din ni Jesus yon sa inyo, sa akin, sa ating lahat, that someday and somehow, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, makakamtan natin ang isang buhay na maligaya, ang paraiso na mayroong isang nagahari, ang Diyos na mga Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At isisigaw natin, "Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Mabuhay si Cristo na ating Hari! Mabuhay si Cristo na ating Hari!" Palitan natin ang Panginoon. Kaya ang tanong, can God suffer? Yes. Bakit siya amen? Therefore, He suffers. Amen. Kaya dahil dyan, naghirap siya. Yung hirap mo, sinamahan niya tayo. Yung hirap natin lahat sa mundo ito, talagang nakipagtaupang-palad siya. Hindi lang ikaw yung naghirap, si Kristo din. Naintindihan ng Diyos ang nararamdaman mo. Kaya sa ating lahat, anumang paghirap na meron tayo, ang Diyos muna ang nagsakripisyo. Kaya ang kailangan lang, pag nakita natin si Jesus, nakabayubay sa krus ang ating hari, nagsakripisyan, nagtiisyan. Kaya kung ikaw anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, magsakripisyo ka din, magtiis ka rin. Kaya magsasabi mo sa katabi mo, tiis-tiis lang. Tiis-tiis. Diba?
magtatagumpay ka rin, sabihin mo. Magtatagumpay ka rin. Diba? Magtistis lang tayo, magtatagumpay din tayo. Hindi naman sa lahat ng buhay eh, hayain tayo, may pera tayo ngayon, bukas wala. Amen. Pero okay lang, diba? Magpapatuloy tayo, kasi pagkatapos ng lahat ng paghihirap na yan, meron din naman tagumpay ang lahat ng paghihirap mo. Amen? Amen. Dahil hindi tayo mamamayaan ng ating hari, ang hari natin ay kayang mag-provide sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? Amen. Sabihin mo, hindi ka pababayaan ni Jesus na ating hari. Hindi ka pababayaan ni Jesus na ating hari. Diba? Umiiyak ka ngayon, umiiyak din siya. Nailaman ka sa pag-aaral, sinasama ka ni Jesus. Amen. Amen. Huwag ka lang mag-self-pity na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Amen? Amen. May iba dyan, nag-self-pity. Iniwan na ako. Kahit marami na makaibigan. Diba? Paano na ako mabubuhay? Malakas naman. Diba? E paano? Tinitignan lang niya kakulangan niya. Hindi niya tinitignan kung anong kalakasan niya. Pag tinignan mo ang kakulangan mo, na mo, mangyayari niyan, you are useless in the world. Pero kapag tinignan mo ang nakayang pinagkaloob sa iyo ng ating hari, mga kapatid, babangon ka ang gagawin mo kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng Diyos at ikaw ay magtatagumpay. Palapakan natin ang Panginoon. Don't worry! Be happy! Be happy! Don't worry! O, tapos na, di ba? Nag-aari ba dyan ay ang pera? Kaya maraming tao ngayon, puro na lang, gusto na lang, mukhang pera, tinitingnan na lang natin, pera, 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 pera. Amen? Isa nakakalungkot, sabi mo sa katabi mo, kapatid! Kapatid! Sino nag-ahari sa iyo? Si Lord. Si Lord. Oh, anong sino nga ba? Si Lord. Si Jesus. Parang hindi ako sigurado eh. Amen? Dapat sigurado tayo, meron lang isang nag-ahari sa puso natin. If Jesus is the King of Kings ng buhay natin, magiging kontento tayo at magiging masaya tayo. Amen? Amen? Kasi alam natin ang buhay kay Jesus, maligaya, masaya, puno ng kapayapaan, puno ng sinasabi natin that we are filled with the graces of God. Kaya sa ating lahat na narito, talagang thanks be to God. Jesus is our King of Kings. Amen? Jesus is our Lord. Jesus is good. Yung goodness niya ay walang hanggan. Hindi matatapos ang paghahari ni Jesus. Ang buhay mo matatapos. Pero ang paghahari ni Jesus, hindi. Matatapos ang lahat sa mundo. Pero kailanman ang paghahari niya ay hindi matatapos.